dating eh. Walang energy. 1, 2, 3. Hi, hi guys! Ayan. Kamusta po mga friendship? Hello. Okay naman. Okay, welcome po sa isang namang edisyon ng Tropa Valdez Home! Ito po ay part 2 ng ating special edition tungkol sa iskandalong kinasasangkutan ni na Bea Alonso, Gerald Anderson, at Julia Barreto. Isama na rin natin ang tiyahin. Oo, ang auntie po ni Julia na si Gretchen Barreto. In fairness ah, dahil isa rin yan sa talagang pinag-uusapan, yung pagkampi niya kay Bea. Team Bea for the win. Yan yung hugot ni Ate Greta para sa kanyang pamangkin. Oh, ito naman po eh para sa lahat ng mga friendship natin na nagbigay ng komento, mga nagpost ng kanilang mga mensahe sa ating official accounts. Ayan, sa Bandera Facebook, sa Bandera Twitter, and sa Bandera YouTube. Fairness. Kaya na pa, napangako natin, nababasahin natin. Oo, ito, natutupa rin na po namin ang aming pangako sa inyo. Unahin na natin yung mga naging comments sa Facebook. Ayan. Like muna ng page ng Kaya Bandera. Oh, i-like yung muna kami. Hey, Miss Rose Nicolas. Ayan. Sabi niya, Team Kim ako. Team Kim. Team Chua. At Chen. Kasi Team Chuyan. At least masaya na sila ni Sian. Ayan. Talaga nadamay pa si Team Chu at si Sian Lim. Yes. Sabi naman ni Ako Pin Ini. Ako Pin Ini. Parang Chinese yun. Sabi niya, tapos si Julia pa ang may statement na binubuli siya. Tama si Mystery Girl. Thank you. Bumubul sa iyo for the first time. Positive ka ngayon, Mystery Girl. Oh, wow. Ano pa? Nali, meron pa. Sabi niya, eh ito si Michael Maria. Tinitiya ka talaga Mars. Ah, oo. Mars. Kailala. Hindi po Mars ito, TBC po. Uy, marami rin tayong naging comment sa ating YouTube account. Ayan, i-like, ay, i-subscribe nyo po yan. Ayan, subscribe po na tayo. Ibasahin natin yung naging first comment from Jewel Tenyoso. Bakit si Bea lang napansin ni Julia? Eh kung tutuusin si Gerald ang may kasalanan, bakit gumulo buhay niya? Dapat kay Gerald siya nagalit at i-console ang kapwa niya babae. Tinutulungan niya dapat si Bea patumbahin yung mga ganong klaseng lalaki. Wow. Unless gusto niya din si Gerald. Unless sila na pala ni Gerald. Grabe, ang haba! Parang hindi siya huminga ha! Thank you, Mang Charo! Miss Jewel Tenyos. Oh, thank you, Miss Jewel! Thank you, Jewel! Fairness, may patumba-tumba talaga. Nakakatakot. Oo. Itutumba. Meron namang isa pa from Miss Shirley Mosqueda. Yeah, nasaktan si Julia kasi may dahilan, which is guilty nga daw. Ay, girl. Kahit anong patama naman, kapag hindi ka involved, hindi mo naman mapapansin na ikaw ang pinag-uusapan. Kaya naiinit siya masyado kasi alam niya sa sarili na siya na yun. Wala naman binanggit na pangalan si Bea, so bakit siya naapektuhan? Oh, parang mga third paper yung mga yun. Pero ito yung isa pa. Isa pa pala may comment from Miss Jewel. Then yung solid. Parang active siya sa comment. Mm-hmm. Ayaw pa victim kay Bea, pero kay Gerald gusto magpa-victim. Alam ko yung pinakamayaming bashers. Kasi ang landi mo. Gerald. O ito naman sa ating ano, ito naman yung tungkol sa story natin kay Gretchen nga, yung nag-post siya ng Team Bea for the win. Actually, kung babasahin natin lahat to, grabe, parang puro nega. Parang puro anti-Greta. Unahin na natin itong galing kay John Avila. Ibang klase din itong si Gretchen. Sariling pamangkin, imbis na kampihan or pangaralan, nilaglag pa niya. Anong meron si Bea para ganun ka mag-react? Ganit-ganit si Gian, no? Ganun ba, no? Oo. Ito, babasahin ko, ha? Gretchen, wala ka na talagang ikinahihiya.
palibhasa tut at makapalang tut mo. Nakikisawsaw ka pa sa awayan ng mga bata at pamangkin mo pa ang nilaglag mo. Pwe, wala ka na ang tut. Ay, ito naman, progreta naman to. Ay, oh, sige. Kasi di ba may allegation si Gretchen na may ghostwriter daw. Ay, si, yes. Si Julia. Julia. Sabi ni Elizabeth Dolnuan Pascual, parang tama naman si Greta, nagbayad sila ng ghostwriter. Kung pagbabasihan mo kasi ang live interview niya, di siya ganun kagaling at di masyadong malaman ang sinasabi niya unlike sa kanyang post. Nakakaduda ganun kung magsulat mga writers para mas appealing, sabi niya ganun. Talaga ba? Mm-hmm. Well. may mga ganun naman, 'di ba? Kapag kahit hindi ka masyadong magaling magsalita, pag hindi ka masyadong magaling magsalita sa oral, sa hindi. Sa oral, ano, 'di ba? Pero pag nagsulat ka, magaling ka. May ganun. Pwede rin naman, ako naniniwala kung si Julie yung nagsulat mo. Tsaka matalino rin si Julie. O, may progreta pa? Parang galit ka. Ay, ikaw muna, sir. O, sige, ako muna. Eto. Look who's talking. Huh? Grabe. Tut! Grabe. Puro mura naman to. Hindi ko na rin sasabihin yung pangalan kasi baka balikan siya ni Gretchen. Ayun. Sa YouTube. Galing kay Gracia PC. In my own opinion, ay, English ako. Parehas po silang tatlo may mga mali. Ah? Si Bea Gerald, ang dapat mag-ayos ng lahat. Huwag mandamay muna ng iba, unless kung talagang naghahabol ang isa. Kaso, nadag na kasi yung name ng isa dahil mukha niya yung nasa peak na binigyan ng interpretasyon ng iba. Mahirap, kaya nga, think before you click. Huwag puro emosyon. Huwag din muna pumasok sa panibagong relasyon kung hindi pa klaro kung sino ang naghiwalay. Huwag maging mapusok sa pag-ibig kasi kalimitan ng pagiging mapusok di rin sumasaya sa bandang huli. Para sa iyo ba yan o para kay June? Para siya. Galing kay Gracia PC. Ayan. Thank you, Gracia. Ito galing naman kay Joeline Janko. Katotohanan na ang sariling kalawang ang sisira sa bakal. Nakakainis lang na dapat tsahin ang magtatanggol pero siya pa ang unang sisira. Laos ka na talaga, Gretchen. Insecure na insecure ka kay Julia. Hoy, di ka din perpekto. Huwag kang umasta na akala mo ay santa ka. Buset. Galing kay Joeline Janko. Ito pa, kay... Ay, dinabasa ko na to kay John Avila. Galing naman kay Lexa Lexo. Grabe yung name, ha? Lexa Lexo. At least yung pamangkin mo, BF lang ang inagaw. Eh, ikaw. Grabe, Grabe naman yun. Look who's talking. Sino ang legit? At sino ang fake? Ayan. Hindi ko mabasa yun, ano, parang... Hindi, eh, parang Roman, ano... Iba yung ano niya. Ah, sino pa? Ayun, kay YouTube all day. At may nalalaman pa si Julia ng women empowerment. Stupidity. Grabe! Ano kaya? Ano followers niya? tapos? Yun. Mystery girl. Ito, ano to, mga comment pa rin dami, to. Oh. Sabi ni Nita Sinense de Guzman, Julia, stop na end of the day. Lalabas din na kayo nga ni Gerald. Marami pang kwento umamin kasi. Alam mo, kita naman magkasama kayo ni Gerald sa party ni Raver. Mm-hmm. It means may something kayo. Huwag nang maraming sat-sat. Dun din. Ano daw? Sabi niya, dun din eh. Okay. Kala ko baby talk eh. Ano to? Ito medyo ano ah. Medyo ano? Sabi niya, siguro, sabi ni Tony T, siguro dapat kinausap muna niya si Bea. Speaking of ano to, si Julia. Si Bea, Bea, just to confirm bago niya, okay na ba sabihin yung word niyang ginamit? Tikman yung kay Gerald. I mean si Gerald, baka sobra lang siya na excite. Hormones, kaya intindihin na lang natin ang lola. Okay.
Sino yung intindihin natin? Mukhang si Julia. Mukhang si Julia. Mm-hmm. Eto, sa ito pa, sabi ni Sang Ong, sa bandang huli, reputasyon pa rin yata ang pinagbabatayan ng mga tao. O sa, sino ba ang may mas may reputasyon sa kanila? No comment. Okay, huwag lang ako. Sabi ni... Ano, wala na. Eto, marami pa. Kung matapang ka, bakit ka nag-disable ng comment section mo sa IG? Si ano ba to? Julia? Puro ka lang naman kuda, kulang ka naman sa gawa. Grabe naman. Ito pa, may ano pa yung comment na ghostwriter. Mm-hmm. From Bon Villanueva. Ghostwriter nga daw, sabi ni Gretchen, maaari daw mag-hire sila nito. Siyempre, mas kilala si ni Gretchen ang pamangkin niya. Kaya maaaring alam niya na hindi ito gumagawa. Ayan. Meron pa sa YouTube? Oo, madami. Oh, sabi sa inyo, copy yung TMZ. Wala talaga ko. Opo, kinaya po talaga. So, umitin. Talaga kinopya po namin ito sa TMZ. Kaya nga po, TBZ. Oo. Okay lang yan. Meron pa? Mahaba. Oh, ito. Sana di ka makarma, Gerald. Bago ka sana pumasok sa ganyan, sinigurado mo sanang walang masasaktan. Kasi lahat na lang ng babaeng napapasa kamay mo, sinasaktan mo lagi. Makuntinto ka. Makuntinto talaga. Makuntinto ka naman lahat na lang pinapaiyak mo. Porki guwapong guwapo ka sa sarili mo. Mananakit ka na ng damdami ng iba. Yan, litchi. 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 Galing ka. Huwag na. Okay. Ano, wala na? Kasi, hindi, at saka yung iba, ano, bastos na yun. Ay, ito, mayroon pa rin dito, sir. Madami. Ah, sige. From Kenza Porma, remember, dear, lahat ng actions natin, may mga consequences. Kung una pa lang ginayot mo ng utak mo, hindi sana hantong sa ganito. Speaking, ano to, ah, comment kay Julia to. Sa bagay, ask ka, uy, sobra naman to. Sa bagay, ask ka lang, I mean, tao ka lang na nagmahal. Grabe. You should have, eh, sabi naman ni Vanessa Amores, you should have thought of that before you meddle with their relationship. Wala namang inamin pa naman, di ba? Oo, wala po. May ano, Caroline Alinio. Ayan, Caroline. Julia is young and intelligent. It is my prayer that she will pass this trial with God's blessings. I hope she will not totally fall for someone undeserving. In this situation, Joshua gets so much kudos socially being the underdog. I have noticed Bea, though beautiful, has lost that sparkle of nature's gift. Sayang. Wow! Sino ulit yan? Si Caroline Alinio. Thank you, Caroline. Ito naman galing kay You Are Not a Loan. You Are Not a Loan. Ganda na pangalan. Natural lang yan, Gerald. Basta umpisa pa ang pag-ibig, ang tamis. Tingin mo sa iyong partner, siya na ang pinakamaganda at pinakasexy. Parang lahat na lang ng may kaugnayan sa kanya ay gustong-gusto mo rin. Including the family and relatives. Pero sadyang mapaglaro ang buhay. Dahil kalaunan ay magsisimula ka ng ma-feel ng boredom at parang nagsasawa ka na sa mga paulit-ulit yung ginagawa. Hanggang sa muli, Arnota. Ayan, thank you, Arnota. Ayan. Siguro may part 3 pa to kasi ang dami-dami pa. Ang dami mga comments. Oo. Eh. Ay, ito last na lang from Sir Lopez. Ano pa rin to? Referring to Julia. You are just taking all the pains knowing your family has been connected to scandalous relationships before. Every mistake you'll have, you'll get associated with it. It's the pain in that. Asked by your family. Sabi ni Kier Lopez. Kier Lopez. Si Kier. Di ba connected din si Kier? Oo, kay Danny. Kay Danny. Siya yung tatay ni Danny. Na anak din ni Marjorie. Hindi kasi Kier. K-I-R kasi siya. Yan. Ah, okay. Ayan mga ka-friendship. Part 1 pa lang yan ng, ano, ng mga mensahe ninyo, ng mga comments ninyo na ipinadala dito po sa mga social media accounts ng Inquirer Bandera. Ayan. May part 2 at part 3 pa yan kapag talagang ano, marami. Okay? Hanggang sa susunod pong episode ng Drop Bandera Zone! Bye! Bye!